Assalamualaikum, buenos dias, happy Sabela. Mula sa City Information Office, ako po si Ayla Faye Fernandez, maghahatid sa inyo ng Hap Isabelang Balita para sa araw na ito. At narito ang mga nakalap na Hap Isabelang Balita noong nakaraang linggo. Pinaunahan ni Mayor City Jalet Rabin Hataman kasama si Basilan Lone District Representative Mujib Hataman ang turnover ng bagong itinayong multi-purpose hall noong Pebrero 14 sa James Walter Strong Boulevard, Barangay Port Area. Sa kanyang mensahe, hiniling ni Mayor Turabin Hataman ang kooperasyon ng lahat at sinabi rin niya na isa sa mga puwang ay gagawing opisina para sa Local Economic Development Investment and Promotions Office, gayon din ang Public Employment Service Office na nagsusulong ng Happy Sa Bida program, kung saan maaaring humingi ng tulong ang mga Isabelenyong hindi lamang sa mga usapin ng budget, kundi pati na rin sa kaalaman sa teknikal na negosyo. Strong Boulevard, no? Unti-unti hong pagagandahin natin. Nang hindi ho nawawalan ng hanap buhay ang mga tao. Pero gusto nating pagandahin. Kasi kung meron mang naunang makawitness ng potential ng tourism ng Isabela at economic development ng Isabela, etong Boulevard ho, ito ho ang una nating inilawan. Ang dami ho nating plano for this area. And inshallah, hinihingi ko ho ang kooperasyon po ng lahat. And of course, with the help of Congressman Mujib, kasi medyo limitado lang ho ang pondo natin sa city. Ang proyekto ay bahagi ng development program ng Isabela City na pinasimula ng Office of the Deputy Minority Floor Leader at Basilan Lone District Representative Mujib Hataman at ipinatupad ng DPWH Basilan sa halagang 14,840,000. Bumisita si Mayor City Jalet Turabin Hataman at Congressman Mujib Hataman kasama sina City Councilors James Abner Rodriguez at Bimbo Eping, CGSO Eugene Strong, Acting City Engineer Giancarlo Luna, Isabela City Ladaipo Jamjo Rivera at ilang punong barangay upang magsagawa ng ocular site visit ng 150 million Isabela City Commercial Complex Projects Buildings A, B at C sa Barangay Market Site noong Sabado, Pebrero 11. Ipinatupad sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ang contractor nitong YN Builders ang napakalaking redevelopment project na pinondohan sa pamamagitan ng inisyatiba ni Congressman Mujib S. Hataman, Mayor City Jalet Turabin Hataman, Anak Mindanao Party List at Senator Joel Villanueva. Sinuri ng grupo ang iba't ibang mga seksyon sa main building bilang paghahanda para sa pagtatapos at paglilipat nito. Nagtatampok ang bagong commercial complex ng mga maluluwag na corridors, well-ventilated at sapat na ilaw ng mga pasilyo para sa mga gagamitin ng publiko, mga pampublikong palikuran, viewing deck at food court. Ang complex ay idinisenyo din upang matiyak ang maayos na daloy ng trapiko para sa mga market goer at merchandiser. Narito ang mga kinakailangan para sa mga aplikasyon. Hintayin lamang ang tawag o announcement para sa inyong orientasyon, screening, raffles at formal awards ng mga stalls. Kung ikaw ay kasalukuyang may-ari ng stall, hindi mo na kailangan pang mag-apply. Otomatikong idaragdag ang iyong pangalan sa master list pagkatapos linisin at alisin ang mga hindi sumod na stall. Ang mga paglabag sa mga itinadhana sa mga kontrata sa pag-upa ay maaari ding maging dahilan para sa hindi pag-renew at pagsasara ng stall. Sabay-sabay nating tuparin ang mithiin para sa makabago, maganda at progresibong Isabela. Sa iba pang mga balita, concerned city department heads nagpulong upang baguhin ang revenue code ng Isabela City. Para sa karagdagang balita, narito si Michelle Santos. Sa pangungunan ni Mayor City Jalet Turabin Hataman, ang mga concerned city department heads ay nagpulong noong Pebrero 13 sa SP Session Hall upang bumalangkas at baguhin ang revenue code ng Isabela City.
Nakasentro ang pagpupulong sa pagtatanghal ng mga schedule ng bayad ng mga kinauukulang tanggapan na binigyan ng draft ng kasalukuyang revenue code upang suriin at magdagdag ng anumang mga provision na maaaring ilapat sa kanilang mga tanggapan. Nagsumite rin sila ng minungkahing schedule ng bayad at iba pang mga pagbabago na nag-uugnay sa pagsama-sama. Ako si Michelle Santos para sa balitang Happy Sabela. Samantala, kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso, daang-daang mga Isabelenyo ang dumalaw sa self-opening ng Fego-Fego Beach Front na matatagpuan sa Barangay Tabyawan noong Pebrero 14. Sa nasabing kaganapan, bumisita si Mayor City Jalet Rabin Hataman upang suportahan ang pagbubukas ng mga bagong cottage pati na rin ang pag-aaral tungkol sa Tagimak Quincentennial Marker habang tinatamasa ang simoy ng hangin, magandang view ng Malamawi Island at pagkuha ng mga larawan na may marilag na paglubog ng araw bilang magandang backdrop. Inatasan ni Mayor Turabin Hataman ang paglalagay ng karagdagang mga ilaw, fixtures at amenities para maging mas conductive, enjoyable at ligtas ang lugar lalo na sa gabi. Sa parehong kaganapan, binisita rin niya ang patuloy na pagpapatayo ng Museo ng Lungsod. Ang Tagima na kasalukuyang basilan ay isa sa mga natukoy na lugar sa Pilipinas na binanggit sa mga saraysay ni Antonio Figapeta. Kahit na walang nabanggit na eksaktong lokasyon sa basilan, ang National Quincentennial Committee ay sumusunod sa protocol na magkaroon ng marker sa kabisera ng lalawigan o isla. Kaya naman tinatanggap at kinukunan ng local government unit ng Isabela de Basilan ang marker na ito sa ngalan ng lalawigan ng basilan. Dumalo rin sa nasabing event sina Councilor Carol Anjeza sa Kalahul, Councilor Bimbo Epin, Barangay Tabyawan Chair Oscar Bernardo at iba pang barangay chairs. Kasama rin nila si Bago Consultant Pedrito Aisma, City Department Heads at mga city personnel. Noong Pebrero 15, nakipagpulong si Mayor City Jalet Turabin Hataman kasama si City Tourism Officer Claudia Ramos kay National Commission for Culture and the Arts or NCCA Chairperson at Director ng National Archives Victorino Mapamanalo sa Fego-Fego Beach Front Barangay Tabyawan. Ang nasabing pagpupulong ay naganap upang talakayin kung paano palakasin ang synergy sa pagitan ng NCCA at ng LGU Isabela City, partikular sa paghahanda sa pagtatayo ng unang museo ng Isabela City. Sa iba pang mga balita, Isabela City Tourism Council nagpulong upang talakayin ang mga aktibidad para sa pinakaabangang 2023 Sakayan Festival. Yan ang balitang tinutukan ni Almukir Bayrula. Pinangunahan ni Mayor City Jalia Turabi Nataman at Vice Mayor John Kiki Saliman ang pagpupulong ng Isabela City Tourism Council noong Pebrero 15 sa Sakayan Conference Room. Si City Tourism Claudio Ramos II at ang kanyang mga tauhan ay nagpakita ng mga milestones sa industriya ng turismo ng lungsod para sa panahon ng 2019 to 2022. Ay tinatampok na ang mga turistang dumating noong nakarang taon ay masasabing umabot sa 18,186, lumampas sa 15,000 marka sa pinakaunang pagkakataon. Ang talaan ng mga aktividad para sa pinakaabangang 2023 Sakayan Festival na naka-schedule mula April 25 to May 5 ay inihayag din. Parehong binati ng mga pinuno ng lungsod ang City Tourism Office para sa lahat ng mga nagawa nito at nangako sa kanilang walang humpay ng suporta para sa mga plano at proyekto nito sa hinaharap. Nakiisa sa pagpupulong sina SB Committee on Tourism and Beautification Chair Councilor Anjay Sasakalahul, ABC President Tami Ismael, Isabela City Police Station Representative Police Captain Hatta Abdullah at mga kinatawan mula sa iba't ibang tourism stakeholder ng lungsod. Ako si Angker Bayrula para sa Balitang Happy Sabela. Sa iba pang mga balita, isang unit ng utility van tinurn over sa Philippine National Police Isabela City Police Station. Para sa karagdagang balita, narito si Das Jalani.
Pinangunahan ni Mayor City Jaliato Rabin Hataman ang turnover ng isang unit ng utility van sa Philippine National Police Isabela City Police Station sa pangungunan ni Chief of Police Julpicar Sitin noong February 14. Ang nasabing pamamahagi ay naglalayon na suportahan ang monitoring operations at mabilis na pagtugon sa krimen sa loob ng Isabela City, na pinunduhan din sa ilalim ng Peace and Order Public Safety Plans para sa calendar year 2022. Ako po si Dats Jalani para sa Balitang Happy Isabela. At para naman sa Good News Hub Isabela, lubos na kinilala ng pamahalang lungsod sa pamumuno ni Mayor City Jaliato Rabin Hataman ang grade 7 student mula sa Claret College of Isabela na si Miguel de la Cruz Dailit. Ito ay sa kanyang pagkakapanalo sa katatapos lamang ng Association of Science and Mathematics Educators of the Philippines Private School National Battle of Science and Math Champion noong Pebrero 11. Kinilalang 7th placer nationwide si Dairit sa nasabing kompetisyon. Ang dakilang tagumpay ni Dairit ay pag-asang magiging inspirasyon din sa ibang mga paaralan at mga mag-aaral na ang lungsod ng Isabela ay talagang may kakayahang makipagkumpetensya at manalo sa pambansang antas. Tunay ngang kayang makipagsabayan sa kahit anumang larangan ang mga Isabelenyos. Kaya naman, sabay-sabay at taas noon nating ipagmalaki na tayo ay Isabelenyo. At yan ang mga nakalap na Happy Isabela ng balita, hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Happy Isabela ng balita sa susunod na linggo. Ito ang balitang kahanga-hanga, balitang tatak Happy Isabela, balitang Happy Isabela.